Laglag na ang Houston Rockets sa play-in contention nang talunin sila ng Dallas Mavericks. Umabot pa yon sa overtime mula sa 3-point shot ni Dante Exum. Nagkaroon ng 18-7 run ang Dallas nung overtime. 48 points para kay Kyrie, 37 points para kay Luka. Si Dante Exum naman nasa 14 points. Ang Rockets after ng kanilang 11-game winning streak na sundan nyo ng 5 sunod na talo. Kaya wala na sila ngayon sa play-in contention. Ang Dallas naman, number 1 sa Southwest Division. Tabla sila sa Pelicans sa regular season series. So may game kasi ang Suns at Pelicans habang ginagawa ko to, so hindi pa yun tapos. Isang panalo na lang para sa Dallas, secure na nila yung top 6. Kapag natalo ang Pelicans ng isa after nung Suns game nila, secure na rin ang Dallas yung isang spot sa playoff sa West. Maalin ang mauna doon, isang panalo sa Dallas or isang talo pa sa Pelicans. Dahil sa tiebreaker, nasa Dallas ang division ranking. Nasa number 5 ngayon ng standing ang Dallas at posible nilang makatapat kung hindi pa rin mababago yung standing ay Clippers. Ang last 4 games ng Dallas ay Hornets, Miami, Detroit at OKC. May dalawang winnable game doon. May oras din ang Dallas para makapagpahinga sina Luka at si Kyrie bago pumasok yung playoffs. Ang Clippers naman nagkaroon ng comeback win sa Cavaliers. Umabot pa ang lamang na yon sa 26 points. Hinabol yun ng Clippers noong second half at inasar pa ni Russell Westbrook itong si Tristan Thompson after nilang manalo sa Cavs. Si Paul George 39 points at 16 free throws, si James Harden naman nasa 22 points. Wala din sa Cavalier si Donovan Mitchell, back-to-back game kasi yon para sa kanila. Sa senaryo, kapag natalo ng isa ang Pelicans, pasok na ang Clippers sa playoffs. Dalawang team ang makakapasok agad sa postseason dahil sa naging losing streak ng New Orleans. Ang last 4 games ng Clippers ay back-to-back sa Suns, susunod Jazz at Rockets. Kanina habang inuumpisahan ko to, hindi pa tapos yung game ng Pelicans at Suns. Panalo doon ng New Orleans. Meron 29 points, 10 rebounds, 7 assists si Zion, 31 points naman para kay CJ McCollum. Sa Suns naman si Devin Booker, 25 points, si Bradley Beal, nagpakitang gilas, 33 points, si KD nasa 23. Nasa Suns pa rin ang tiebreaker noon, lamang sila ng 1.5 game, kasama doon yung loss record. Hindi nababago yung isang panalo sa Dallas at isang talo sa Pelicans. Yung Clippers ganun din, manalo sila ng isa or matalo ng isa yung New Orleans. Pasok na rin silang dalawa ng Dallas sa playoffs, yung number 6 na lang ang pag-aagawan dun. Ang last 4 games ng Pelicans versus Portland, Kings, Warriors at Lakers. Ang Suns naman bukod sa Clippers makakatapat pa nila Sacramento at Minnesota. Unfortunate yung talo ng Suns kasi pwede nilang masecure sana yung top 6 kung nanalo sila sa Pelicans. Pero hindi. Ang Miami natalo versus Indiana Pacers. 27 points, 7 rebounds, 8 assists para kay Butler. Nasa 20 and 12 naman si Adebayo. Sa Indiana Pacers naman si Miles Turner, 22 points at 13 rebounds. So mapapanood nyo naman sa ibang channel yung highlights niyan. Pero dahil sa talo ng Miami, yung Bucks nakapasok sa playoffs nang walang kahirap-hirap. Meron pa silang tatlong sunod na talo. Yung Orlando Magic biglang angat pa sa number 3. Isang panalo na lang sila or isang talo ng Miami, pasok na rin ang Orlando sa playoffs.